Bakit malas ang magkaroon ng cactus sa bahay? Ayon sa teorya ng feng shui, may ilang mga halaman na umaakit ng negativity o positibong enerhiya sa iyong tahanan. Ang feng shui ay isang pilosopiko na sistema ng mga batas ng Chino na naglalayong lumikha ng positibong impluensya sa mga tao at espasyo. Sa paglalagay ng mga kasangkapan o elemento, pinaniniwalaan na ang daloy ng enerhiya sa isang silid ay maaaring maimpluwensyahan. Ang layunin ay upang makamit ang isang positibong kapaligiran, habang iniiwasan ang negatibo. Ang ilang mga halaman ay kilala na nagdadala ng negatibong enerhiya sa isang bahay at sa makatuwid ay dapat naiwasan, ang negatibong enerhiya ng cactus ay isa sa mga ito. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka maaaring magkaroon ng isa sa iyong tahanan, nangangahulugan lamang ito na kailangan mong malaman kung saan eksaktong ilalagay ito. Kaya, kung nagtataka ka, malas bang magkaroon ng cactus sa bahay? Ang bidyong ito ay para sa iyo. Malas ba ang cactus? Ayon sa paniniwala ng feng shui, sinasabing ang cacti, bagaman maganda, ay nagpapadala ng masamang enerhiya. Sinasabi na ang masamang enerhiya na ito ay dinadala ng kanilang mga prickly at sharp thorns, kaya naniniwala ang mga tagasunod ng feng shui na ang pagkakaroon ng cactus sa bahay ay maaaring magdulot ng kasawian sa buhay ng isang tao, tulad ng mga sakit, pagkabalisa, stress o pagkalugi. Dahil ang cacti ay nagmula sa mga disyerto, kaya sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malaking halaga ng likido, at ito ang tiyak para sa kadahilanang ito, na ang mga tao ay naniniwala na sila ay hindi isang simbolo ng kasaganaan. Ito ay naisip sa katunayan, na ang cactus ay sa halip isang simbolo ng kaligtasan ng buhay sa masamang sitwasyon. Bilang isang resulta, ang cactus sa bahay ay kilala na nagdudulot ng mga problema sa pananalapi. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat magkaroon ng isa sa iyong tahanan, kailangan mo lang malaman kung saan ito ilalagay. Kaya para maiwasan ang negatibong enerhiya ng cactus, iminumungkahi namin na huwag mong ilagay ito sa pintuan ng iyong bahay para maiwasan ang pag-akit ng negativity at malas sa iyong tahanan. Sa ilang mga bahay ay inilalagay ang isang horseshoe na simbolo ng swerte, sa pasukan. Upang ganap na maiwasan ang negatibong enerhiya ng cactus sa bahay, iminumungkahi naming huwag ilagay ang mga ito sa loob iyong tahanan, dapat mong ilagay ang mga ito sa iyong terrace o bintana, sa paraang ito ay magsisilbi silang mga tagapagtanggol. Ang protection na ito ay magmumula sa kanilang mga spike na magpapatalbog ng anumang negativity pabalik sa iyong bahay. Paano mag-aalaga ng isang cactus? Kung mayroon kang cactus, hindi na kailangang itapon ito. Kailangan mo lang itong ilagay sa iyong tahanan nang naaayon sa layunin ng proteksyon. Ang isang halaman ng cactus ay napakadaling pangalagaan, dahil hindi ito nangangailangan ng maraming pagtutubig. Gayunpaman, mahalaga din na huwag kalimutan ang tungkol dito. Ang isang cactus ay hindi kailangang palaging natutubigan. Kailangan lang itong matubigan isang beses sa isang linggo sa konting halaga. Huwag labis na tubigan ito. Iminumungkahi namin na gumawa ng isang kalendaryo bilang isang paalala, sa paraang ito ay hindi mo malilimutan. Upang diligan ang halaman na ito, inirerekomenda namin ang paglalagay ng isang butas sa tuktok ng bote. Ang isang maliit na butas tulad nito ay maiiwasan ng hindi sinasadyang labis na pagtutubig. Ang isa pang paraan upang maiwasan ang pagpatay sa iyong cactus sa sobrang dami ng tubig ay ang pagdilig dito gamit ng sprayer. Pinipili ng ilang tao na ilagay ang kanilang mga kamay sa ilalim ng tubig at pagkatapos ay hayaang mahulog ang mga patak mula sa kanilang mga daliri papunta sa halaman. At tandaan, ayon sa feng shui, ang cactus sa labas palagi. So ayan na nga ang dahilan kung bakit sinabing malas ang cactus kapag nasa loob ng bahay, but that doesn't mean na hindi ka na pwedeng mag-alaga nito, pwede pa naman, basta sa labas mula nang ilalagay. Alright, sana ay nalinawan na ang lahat, hanggang sa muli maraming salamat sa inyong panunood. Bakit malas ang magkaroon ng cactus sa bahay? Ayon sa teorya ng feng shui, may ilang mga halaman na umaakit ng negativity o positibong enerhiya sa iyong tahanan. Ang feng shui ay isang pilosopiko na sistema ng mga batas ng Chino na naglalayong lumikha ng positibong impluensya sa mga tao at espasyo.
Sa paglalagay ng mga kasangkapan o elemento, pinaniniwalaan na ang daloy ng enerhiya sa isang silid ay maaaring maimpluwensyahan. Ang layunin ay upang makamit ang isang positibong kapaligiran, habang iniiwasan ang negatibo. Ang ilang mga halaman ay kilala na nagdadala ng negatibong enerhiya sa isang bahay at sa makatuwid ay dapat naiwasan. Ang negatibong enerhiya ng cactus ay isa sa mga ito. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka maaaring magkaroon ng isa sa iyong tahanan, nangangahulugan lamang ito na kailangan mong malaman kung saan eksaktong ilalagay ito. Kaya kung nagtataka ka, malas bang magkaroon ng cactus sa bahay? Ang bidyong ito ay para sa iyo. Malas ba ang cactus? Ayon sa paniniwala ng Feng Shui, sinasabing ang cacti, bagaman maganda, ay nagpapadala ng masamang enerhiya. Sinasabi na ang masamang enerhiya na ito ay dinadala ng kanilang mga prickly at sharp thorns, kaya naniniwala ang mga tagasunod ng Feng Shui na ang pagkakaroon ng cactus sa bahay ay maaaring magdulot ng kasawian sa buhay ng isang tao tulad ng mga sakit, pagkabalisa, stress o pagkalugi. Dahil ang cacti ay nagmula sa mga disyerto, kaya sila ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malaking halaga ng likido, at ito ang tiyak para sa kadahilanang ito, na ang mga tao ay naniniwala na sila ay hindi isang simbolo ng kasaganaan. Ito ay naisip sa katunayan, na ang cactus ay sa halip isang simbolo ng kaligtasan ng buhay sa masamang sitwasyon. Bilang isang resulta, ang cactus sa bahay ay kilala na nagdudulot ng mga problema sa pananalapi. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat magkaroon ng isa sa iyong tahanan, kailangan mo lang malaman kung saan ito ilalagay. Kaya para maiwasan ang negatibong enerhiya ng cactus, iminumungkahi namin na huwag mong ilagay ito sa pintuan ng iyong bahay para maiwasan ang pag-akit ng negativity at malas sa iyong tahanan. Sa ilang mga bahay ay inilalagay ang isang horseshoe na simbolo ng swerte, sa pasukan. Upang ganap na maiwasan ang negatibong enerhiya ng cactus sa bahay, iminumungkahi naming huwag ilagay ang mga ito sa loob iyong tahanan, dapat mong ilagay ang mga ito sa iyong terrace o bintana, sa paraang ito ay magsisilbi silang mga tagapagtanggol. Ang protection na ito ay magmumula sa kanilang mga spike na magpapatalbog ng anumang negativity pabalik sa iyong bahay. Paano mag-aalaga ng isang cactus? Kung mayroon kang cactus, hindi na kailangang itapon ito. Kailangan mo lang itong ilagay sa iyong tahanan nang naaayon sa layunin ng proteksyon. Ang isang halaman ng cactus ay napakadaling pangalagaan, dahil hindi ito nangangailangan ng maraming pagtutubig. Gayunpaman, mahalaga din na huwag kalimutan ang tungkol dito. Ang isang cactus ay hindi kailangang palaging natutubigan. Kailangan lang itong matubigan isang beses sa isang linggo sa konting halaga. Huwag labis na tubigan ito. Iminumungkahi namin na gumawa ng isang kalendaryo bilang isang paalala, sa paraang ito ay hindi mo malilimutan. Upang diligan ang halaman na ito, inirerekomenda namin ang paglalagay ng isang butas sa tuktok ng bote. Ang isang maliit na butas tulad nito ay maiiwasan ang hindi sinasadyang labis na pagtutubig. Ang isa pang paraan upang maiwasan ang pagpatay sa iyong cactus sa sobrang dami ng tubig ay ang pagdilig dito gamit ng sprayer. Pinipili ng ilang tao na ilagay ang kanilang mga kamay sa ilalim ng tubig at pagkatapos ay hayaang mahulog ang mga patak mula sa kanilang mga daliri papunta sa halaman. At tandaan, ayon sa Feng Shui, ang cactus sa labas palagi. So ayan na nga ang dahilan kung bakit sinabing malas ang cactus kapag nasa loob ng bahay, but that doesn't mean na hindi ka na pwedeng mag-alaga nito, pwede pa naman, basta sa labas mula nang ilalagay. Alright, sana ay nalinawa na ang lahat, hanggang sa muli maraming salamat sa inyong panunood.